nakaanas ng 39 na residente ng Santa Maria at Tayug, Pangasinan. Ano yung huli mong kinain? Yung itlog na maalat po. Yan lang po, tapos sinaluan ng kamantis. Kabilang sa mga dinala sa Eastern Pangasinan District Hospital ang 8 taong gulang na batang ito. Saan kaya siya na ano, nalason sa pagkain? Baka yung siguro sa ano, itlog maalat. Kasi dilaw-dilaw niya sa ruwa niya. We noticed na sunod-sunod na pasyente, halos lahat ang sinasabi, nakakain sila ng itlog na maalat. So may pattern ito? Oo, may pattern. Isang family will be saying na itong kinain namin, isang family itong kinain pero siya lang ang kumain, yung iba hindi, siya yung na-admit lang. Ipinasuri na ang mga sample ng kinaing itlog na maalat na mga pasyente, gayon din ang inuming tubig sa kanilang lugar. Lahat ng itlog, yung shell niya porous. Ibig sabihin, may mga maliliit na butas. So pwedeng mag-penetrate doon yung microorganism, bacteria. So that would cause yung food poisoning. Ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ng Santa Maria at Tayug ang pagbebenta ng itlog na maalat sa mga palengke. Kung may amoy na siya, huwag na lang kainin. O kaya pag binuksan nila, yung white niya is medyo may mga batik-batik na itim, mas probably throw it. May 3.5 milyong piso ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Cebu City. Umamin sa illegal na gawain ng suspect na si Alcher Baynasan. Karamihan daw sa kanyang mga parokyano, mga call center agent. Pero itinanggi ng suspect na kanya ang lahat ng nakumpiskang shabu. Inilibing na ang negosyanteng si Richard King. Hustisya ang hinihiling ng mga kaanak at kaibigan ng biktima. Ipinakalat na ng pulisya ang computerized composite sketch ng lalaking bumaril kay King sa hotel sa Davao. 1,300,000 piso inalok na reward para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Lala Roque, GMA News.